Nasadlak na naman po, mga kababayan, si Inday sa controversy involving po sa pera. Mr. Marabillas naman niya. Marti Santo na. Ganon pa rin yung mga topics mo. Ayun ang lumalabas dito sa balita po. Pero si Inday po, mamaya, ibigay ko rin po sa inyo yung Lenten message niya po. May napakagandang Lenten message, mga kababayan, si Inday, para sa mga mamamayan Filipino. Para patas. Pero itong kwento, mga kababayan, ng paggamit ng pondo, 7 billion po. Si Win Gatsalian, mga kababayan, yung nag-bulgar. Win flags more than 7 billion. SHS, voucher program funds, spent on non-poor beneficiaries. Hindi man po mga pobre yun ang kinabang, mga kababayan. Sa kabagayan niya, Mr. Marabillas, talagang may pattern si Inday pagdating sa paggastos ng pera. May pattern po. Yung records po ni Inday pagdating sa paggamit ng pondo ng gobyerno na laging napaflag. Mula nung mayor pa siya po, mga kababayan ng Davao, may ganun ang reputasyon si Inday pala. Ano niya, Mr. Marabillas, ang ebidensya mo? Yeah. Kailan to? June 16, 2015. Ang involved ditong pera, mga kababayan, 708 million pesos. Nag-hire daw siya, mga kababayan, ng 11,246 contractual workers in 2014. Quinis dyan po ng kuwa kung bakit ganun. You see, dito naman, mga kababayan, yung pag-spend ng 7 billion na kwarta ng gobyerno napunta po sa mga non-poor, hindi man pobre. Nga dapat sana, mga kababayan, yun ang intensyon ng programa sana. Napunta po sa mga hindi man dapat. Kaya sabi po ni Win Gatsalian, Senator Win Gatsalian, sa akin na niya, it is a wastage and leakage. That is, aside from yung nauna ng balita, na around 19,000 na mga estudyante na nag-enroll, mga kababayan, multo. Pati yung mga multo nag-eskwela na po, gusto nang mag-aral. 19,000 ghost students na discovery ni Win Gatsalian. Siya kasi yung chairman committee on education, mga kababayan. Grabe pala na niya, Mr. Marabillas, ang mga milagro na nangyayari sa sa Department of Education. Yun po, mga kababayan, ang lumalabas ngayon sa mga kwento. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis in spaces fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills sa Albay, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Marabillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product.
na binibenta online, Eye Glow Serum. Galing po siyang South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Whitening po siya. Tingnan yung epekto sa kanya. For your inquiries, mag-contact lang po sa kanya on FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa paninigas ng mga kaso-kasuan at mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad po. Ayos, ayos na ayos na yan, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung kwento tungkol dito sa 7 billion na sabi ni Win Gatsalian. It is a waste of money, a leakage and a wastage of fund. Kasi hindi man po napunta sa mga intended beneficiaries para yon sa mga mahihirap. So ganun kalausi ngayon, mga kababayan, ang Department of Education. Pero niya Mr. Maravillas, laging number one sa trust rating, si Inday. Number one nga po, kaya nga nagtataka ang napakarami nating mga kababayan kung totoo ba talaga yung mga pa-survey kay Inday. Parang hindi tumutugma po sa actual niya pong performance bilang DepEd Secretary. Di ba? Madaling sabi, kaduda-duda po, anomalous. Anomalous, irregular po. Naming sablay po, mga kababayan, sa ganyang pamamalakad sa DepEd. 7 billion senior high vouchers na punta po sa hindi man mga mahihirap, non-poor. Sabi dyan sa balita, aside from around 19,000 ghost or undocumented students receiving government assistance, more than 7 billion pesos was spent on non-poor beneficiaries of the Senior High School Voucher Program or HSBP. Sabi po ni Senator Sherwin Gatsalian. Ganon mga kababayan ngayon sa Department of Education. Ano niya, Mr. Maravillas? Di mangyari yung mga ganon na parang nakasanayan na. Nakasanayan po. May pattern po siya eh. Para lang anya, Mr. Maravillas, yung 125 million na confidential funds na nilunok. Doon lang po sa 19,000 undocumented mga ghost students, talagang kaduda-duda po ang mga nangyayari. Parang sinadya, mga kababayan, talaga dinisenyo. Kasi pag hindi po sinasadya, siguro by the hundreds, mapagpapasinsyahan natin na baka na-overlook lang, hindi sinasadya. Pero kung magkaroon ka ng 19,000 ghost students po, undocumented na mga estudyante, masasabi natin, intentional na talaga po, dinisenyo, it is engineered. Di ba? Ganun agad yung iisipin mo. At dito naman po, imagine 7 billion yung involved na pera, mga kababayan. Napunta ito sa sinasabing non-poor. Yes, sabi po ni Sherwin Gatsalian, for me, Anya, it's a wastage and leakage. We need to correct this immediately. I plan to raise this during our budget hearing because we have to ensure that every centavo allocated, Anya, to the government goes to our poor learners and efficient projects and programs. For me, based on the data we have seen, it shows that we're not being efficient. Yung most trusted government official po, si Inday, based sa mga lumalabas na survey. May ganun, mga kababayan. Gatsalian, chair of the Senate Committee on Basic Education, raised the issue
during a hearing on the implementation of the expanded government assistance to students and teachers in private education act. The Senate panel earlier discovered that private schools have been accepting financial assistance from the government but could not prove the existence of almost 19,000 undocumented students who are supposed to benefit from the funds. Mga multo po na mga mag-aaral. Alangan nangyari ito, walang kasabwat mga kababayan na mga taga-DepEd. Di ba? Mag-disburse ka ng ganong kalaking alaga, bilyon-bilyon yung involved na fundo mga kababayan dito. Pagkatapos, maniwala na walang kasabwat po. Siguradong may nagsabwatan mula sa mga private school partners and officials of the, of the Department of Education. At malamang matataas. Matataas mga kababayan na opisyal ang involved dito. Arapan po itong pagnanakaw ng pera ng pondo ng bayan. Arap-arapan po ito. Malinaw na pagnanakaw. Kumubra ng bilyon-bilyon po. Pagkatapos, yung mga estudyante po, multo lang, non-existent. You see? Kasabi dito, based on the State Auditor's Investigation, 115 senior high school student beneficiaries in school year 2016-2017 were considered GOSI students. After they received vouchers twice in 1 year, citing estimates from this office, Gatsalian pointed out that for a school year 2021-2022, 7.21 billion or 53% of the 13.69 billion allocation for HHS BP went to non-poor learners. For a school year 2019 to 2020, 7.30 billion or 39% of the 18.76 billion allocation from the SHS BP went to non-poor learners. Ito pong SHS provides subsidies in the form of vouchers to qualified students from participating private and non-DepEd schools. So ganun mga kababayan, yung DepEd lumalabas, naging pugad na ng mga magna. Diba? Pero anya, Mr. Maravillas, ano yung sinabi mo kanina na si Inday may mensahe para sa Semana Santa? May magandang mensahe po siya. And I think para yon sa kanyang sarili. Diba? Ayan po ang mensahe ni Inday para sa Kwaresma. Alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Para talaga niya, Mr. Maravillas, sa kanya at saka sa buo niyang pamilya, lalo na kay Maudix. Kasi lahat masasama yung maririnig mo sa kanila. Prayer rally na lang. Naturingang tinawag na, na prayer rally. Ang maririnig mo, lahat masasamang pananalita. Paninira, pagmumura, yan ang laban po ng prayer rally. Kaya sigurado tayo na itong mensahe ni Inday, hindi man para sa mga mamamayang Filipino, kundi mas akma para sa kanila. Di ba? So sabi ni Inday, naisulat sa Biblia ang kanyang wagas na kadakilaan at pagmamahal para sa ating lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama na mapako sa krus at ialay ang kanyang buhay. Kaya naman hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Isa puso't isip natin ang kanyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Naway maging gabay ang kanyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama sa aking panalangin ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Patnubayan nawa tayo ng puong may kapal. Saktuhan niya, Mr. Maravillas. Talagang
yung mensahe niya ay para sa kanyang sarili at sa buo niyang pamilya para mabago naman yung kanilang masasamang pag-ugali. O di ba? Lalo na yung kanilang mga masasamang pananalita sa kanilang kapwa at iwasan na nila yung kanilang pagiging palaaway. Di ba? Panggugulo, mga kababayan, sa ating bansa. Makita niya, Mr. Maraviles, nanggugulo pa. Hindi ba ninyo nakikita kung sino yung magugulo? Sabi nga natin, mga kababayan, yung mga dilawan na nahimik na, yung pumalit, yung mga DDS community mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mas malala pa. You see? Malala. Ayan man lang po, mga kababayan. Ang totoong mensahe po ng Kwarisma, for your information, mababasa natin sa John 3:16, "For God who so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Yan po ang totoong mensahe ng Semana Santa, di ba? Na maririnig natin sa mga politiko kung ano-ano mga mensahe, pati sa mga kung sino-sino. Hindi po matumbok nila ang totoong mensahe ng Kwarisma, ng Birnes Santo, ng Semana Santa. Yun po ang pinakang mensahe. Nakasulat po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So ipinako siya sa cross, mga kababayan, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At yung magtitiwala sa kaligtasan na kanyang inoffer sa atin, regalo niya sa atin, hindi na po mapapahamak. Anong ibig sabihin na hindi mapapahamak? Hindi na mapapahamak yung kanyang kaluluwa na malublob po sa impyerno, because yan ang general direction po ng mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Pag namatay po, walang rest in peace po, yung RIP po, walang ganon. You will be tormented in hell. Pag walang Kristo ka, hindi ka naligtas. Pero pag tinanggap mo yung ating Panginoong Hesukristo as your Lord and Savior, personal Lord and Savior, nang tiwala ka sa kanyang kaligtasan na nirigalo sa atin, inoffer niya sa atin, you will spend eternity in heaven. Kaya sabi diyan, but have everlasting life. In heaven po yon. Dalawa kasi po yung pwedeng papunta ng kaluluwa ng tao matapos na mamatay sa laman. Pag hindi ka ligtas, eternal death. Pag ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na tagapagligtas natin po, eternal life. That simple po, mga kababayan. And there's only one way to heaven, mga kababayan. Kung naniniwala kayo na many ways, all roads lead to heaven, you are dead wrong. Walang ganun po na tinuturo sa Bible. Sabi po sa Bible, mismo yung ating Panginoong Hesukristo yung nagsabi, "I am the way," John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." So, ang nagsabi yan, yung ating Panginoon si Kristo eh. So, siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan. So, outside of Him, wala nang katotohanan po. Siya lang eh. And no one, walang sino man, no one nga eh, cometh unto the Father. Ibig sabihin, walang sino man na pwedeng makaakyat sa langit kung hindi po dadaan sa Kanya. Kaya kung saan-saan kayo dumadaan, siguradong hindi papuntang langit ang inyong papupuntahan, mga kababayan. Kasi nga po, sabi mismo ng bugtong na anak ng Diyos, bugtong po siya, baka iniisip ninyo may taga-Dabaw. Walang taga-Dabaw po na in-appoint. Siya lang yung nag-appoint sa sarili niya. Eh, pinalitan po yung ating Panginoong Hesukristo at marami pong naligaw. You see? Kasama yung mga naligaw po at naniwala, mga senador natin.
Napakalinaw po ang sinabi sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ang nagsasalita si Jesus Christ mismo. So, siya lang. Pag sinabing siya lang. Walang iba, siya nga lang eh. Walang ibang tagapagligtas po sa mundong ibabaw. Pag kaluluwa na ng ating mga, kaluluwa natin yung pinag-usapan, walang ibang tagapagligtas yung ating Panginoong Hesukristo. Tama po? Ayan man lang po na nasama na natin ang preaching, konting preaching, kasi Marti Santo naman po ngayon at si Inday naglabas ng kanyang Lenten message po. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung tamang mensahe para po sa Semana Santa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.